Ay, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa preventive suspension na kapag ang empleyado ba na-quit sa preventive suspension, siya ba entitled sa salary? At ano ang basis dito? E paano kung halimbawa 1 to 2 weeks lang siya na preventive suspension tapos acquitted, entitled ba sa salary yon? So sa mga first time tayo mapanood sa aking YouTube channel, welcome! Dito, no? And especially din sa mga nagpa-follow din sa ating FB page na ATTY Elvin. At syempre, shout out muna natin ang ating mga subscribers, sa natin mga followers. Lagyan natin dito. Yung question natin, ito yung based sa comment ng isa sa mga subscribers natin na siya nga na preventively suspended for 1 to 2 weeks, acquitted siya. Ang question, may bayad ba yung 1 to 2 weeks niya na preventive suspension siya? No? Ang sagot natin dyan, may bayad kasi nga acquitted siya. Pero ang tanong, ano yung basis natin? Pag in-argue natin halimbawa, ano yung mga isa-cite nating rules? Ano yung isa-cite nating mga jurisprudence o kaso na decided ng Supreme Court? I-discuss natin yan. Intro muna ng ating Attorney Elvin. Yan. Okay, going back doon sa ating topic, ang empleyado na preventive suspension, well, malinaw naman ang rules sa ating sections 8 and 9 of Rule 23 ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, na kung saan ang preventive suspension shall not exceed 30 days na calendar days yun. And kapag halimbawa, ang basis kasi ng preventive suspension, the continued employment of employee poses serious and imminent threat on the life or property of the employee, employer, co-workers, etc. No? And ang empleyado na on preventive suspension should be on such status for a maximum period of 30 calendar days, but it can be extended, no? Yung kanyang preventive suspension. Now, ang period of preventive suspension extended, no, kung guilty man o hindi, dapat bayad si empleyado dyan. When it comes to the question of payment ng salary sa preventive suspension, if yung kanyang preventive suspension is justified, walang bayad dyan. Malinaw sa kaso ng Lagamayo versus Culinan, Every Nation Language Inc. or Enly versus De La Cruz. So, ito yung mga 2021 cases, year 2021. And then, sa kaso ng Gatbonton versus NLRC, malinaw na sinabi ng Supreme Court dyan na yung empleyado rito na na-preventive suspension for 30 days and then found na acquitted, or yung sinasabi ng Supreme Court na hindi justified ang preventive suspension. So, in order dito ng Supreme Court na bayaran ng salary yung empleyado for the period na siya ay naka-preventive suspension. So that's the rule on the payment of salary during preventive suspension ng empleyado ay acquitted from the charge. No? So guys, I hope you learned something from this video, and if you do, please share this video with your friends, your colleagues, your family members, and those people you think may benefit from the information that we shared. And again, thank you for watching, and I hope to see you in my next ones. God bless.